Sumuko na si Deniece Cornejo sa opisina ni Philippine National Police Chief Alan Purisima. Kasama niya ang kanyang grand uncle na si Rodrigo Cornejo, lola na si Florencia, abogado ng pamilya Cornejo na si Attorney Ferdinand Topacio at dalawang legal counsel. Inilipat si Deniece sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa processing kaugnay ng kasong serious illegal detention. Humarap sa press ang kanyang lola na dismayado raw sa nangyayari ngayon sa kanyang apo. Nalulungkot kaming lahat. Opo. Pasakit sa kalooban namin na nangyari pero kailangan namin tanggapin. Opo. Ganyan ang buhay. Opo. Kailangan magpakatatag. Opo. Diyos na pa, bahala sa Opo. Nangyari yan. Alam naman nung kung sino talaga yung ano eh. Nanatili si Deniece sa anti-chance National Detention Center ng CIDG. Ayon sa mga kinauukulan, walang special treatment na ibinibigay kay Cornejo. Natutulog daw ito sa isang plywood na sinapina ng banig. Dinalha naman ito ng una ng kanyang mga kapamilya sa selda. 10 female detainees ang kasama ni Deniece na madalas daw niyang kakwentuhan. Libangan daw niya sa loob ang pagbabasa ng mga librong baon niya. Nahihirapan pa rin ito dahil sa sobrang init. Dalawang electric fans lang umano ang nasa loob ng kwarto. May hika raw si Deniece, kaya ikinakatakot ng kanyang mga kapamilya ang posibilidad na atakihin siya ng sakit dahil sa kondisyon sa loob. Kasi parang mas at home na siya ngayon sa custody ng PNP for the meantime habang tumatakbo yung kaso. Tapos, iba yung environment kasi. Konti lang sila doon. Tapos, hindi masyadong crowded. Samantala, hindi pa rin naglabas ng desisyon ang Taguig Regional Trial Court kung saan ililipat si Deniece. Kailangan raw muna inspeksyonin ang paglilipatang piitan nito. Martes, sa pre-trial hearing ng dalawang kasong isinampa ni Vong Navarro, una silang nagharap ni Deniece, Cedric Lee, Bernice Lee, Zimmeraz, mula noong gabi ng insidente. Sa arraignment ni Deniece sa parehong araw para sa serious illegal detention case, tulad ni Cedric at Zimmer, pinili niyang hindi magbigay ng sariling plea. Kaya naman korte ang nagbigay ng not guilty plea para sa kanya. We just want to say what happened today is that there was a hearing. Deniece was arraigned, nagkaroon ng pre-trial. Which means that the documents and the evidence of both parties were listed. Nabigyan rin ng pagkakataon ang kampo ni na Cedric at Zimmer na mag-request for bail para sa nasabing kaso. Maaari raw payagan ng korte ang kanilang apela na makapagpiyansa sa oras na makita nilang hindi ganoon kalakas ang mga ebidensya. Roon ang isang eksena sa pagitan ng lola ni Deniece at ni Vong. Sa video, makikita ang lumapit ang lola ni Deniece sa TV host at saka sinigawan si Vong. Nanatili namang tahimik at kalmado si Navarro sa kabila nito. At si Lola Florencia, masakit ang loob ko! Webes, nagpatuloy ang pre-trial hearing. Binasahan na rin ng sakdal ang apat sa mga akusado para sa kasong grave coercion. Usap-usapan ng mga kaganapan noong araw na ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon, kasama ni Vong ang kanyang girlfriend na si Tanya. Magkasamang dumating sa korte ang dalawa, kapansin-pansin din ang paghahawa kamay nila hanggang sa matapos ang pagdinig. Nag-plead ng not guilty sina Deniece at Bernice. Subalit hindi naman sumipot sina Zimmer at Cedric. Unfortunately, walas yung si Cedric Lee, si Zimmer Raz. We ask there was a motion to have the NBI explain why they were not brought today for their arraignment. Kwinisyon naman ang kampo ni Navong kung bakit nananatili pa rin sa NBI detention cell sina Cedric at Zimmer. The judge here is very clear that he denied the motion of Cedric Lee and Zimmer Raz to remain in the NBI facility
And the order of the judge issued last May 6 was for them already to be turned over to BJMP Taguig. We'll see how it plays out. Magaganap ang susunod na hearing sa June 2 para sa grave coercion. Nagbigay na rin daw ng abiso ang korte na dapat dumalo ang lahat ng may kinalaman sa kaso. Grave coercion is a non-bailable offense. Given the nature of the crime and the penalty involved, part of the procedure is magkakaroon ng mediation. Samantala, noong Biyernes, nagsumite naman si Deniece ng kanyang response sa korte kaugnay ng naunang ifinail na counter-affidavit ni Vong para sa ikalawang rape case na isinampa ni Cornejo.